guys, welcome back to my channel. It's me, Alan Ponce. So, it's been a year since the last time na nag-post ako ng video or vlog dito sa YouTube channel because, syempre, nanganak tayo and maraming nangyari sa life natin. So, na-miss kong mag-vlog. And tonight, today, pupunta tayo ng Hong Kong! With hubby. Yes, so dalawa lang kami kasi si Kai, yung baby namin, late dumating yung passport niya so hindi nakahabol sa ticket and all. But yes, hopefully sa next na gala natin kasama na siya. So today, magvo-vlog tayo. Papunta ng Hong Kong. Iva-vlog natin yun day 1 to day 5 and yung itinerary natin sa Hong Kong. Ilalagay ko lahat kung paano and how much yung mga aabutin namin na gastusin. So if you wanna know kung magkano yung total expenses na mangyayari sa Hong Kong travel namin, keep on watching. Since DIY travel lang kami, may mga apps lang kaming gagamitin para sa mode of transpo nila. And ayun, mag-impake lang kami kasi 5 a.m. yung flight namin. So keep on watching, guys! Finally, we arrive in Hong Kong International Airport. So, first thing na gagawin namin is kukunin namin yung pocket wifi and ito yung bus. And pinakita lang namin yung code sa Klook. Guys, look, walang tao. Maybe because first station to. But yeah, feels like nasa airplane ka pa rin. Pwede rin kayo mag-charge dito sa train kasi may ganito sila. First thing na ginawa namin is we tried this wonton soup and this pork. 5 out of 10 kasi hindi kami mahilig sa ganyan. And day 1 itinerary is yung peak tram. Guys, so ayan. Look at the view. Sobrang ganda. Parang buong BGC nandito. Tapos yung temperature ngayon, nasa 18. So, malamig siya. And ngayon, papunta kami ng Peak Tram. So, 1 kilometer yung nilakad namin. So, see you then! Yun daw ata yung Peak Tram, yung mataas to. Sabi ng ating navigator. Sobra. Actually, ngayon lang ata ako nagkakanagan to katagal at kahaba. Pero masaya kasi nga malamig. Hindi naman siya mainit. Tapos, ayan, bago ka sa lugar, so, syempre, masaya yung mga bago mo nakikita. Finally, guys, we're here at the Peak Tram. So, papasok na tayo, and may pila. Ayan, guys, papasok nyo, mayroong paganyang effect. Perfect sa mga chikiting. May enjoy nila to. Pupunta na kami sa ticket para i-show you the QR code. Nabili lang from Klook. Thank you! Ayan, so mas easy. Ay, patag ano? Ay, ang ganda! Mas easy pag sa Klook, less hassle, guys. Hindi nyo na kailangan pumila, dire-diretso lang. Isascan lang nila yung QR code from Klook. Saan na? Ito maganda dito. Peak Tram yung first na nakalagay sa itinerary namin kasi parang ito yung pinaka hindi ka mapapagod. Tsaka malapit lang siya sa pinagsistayan namin sa Chui kasi sa Central lang to. So ayun, papasok na tayo sa train. So ayun, nakababa na kami sa train. And ayun yung view. Sobrang ganda. Sobrang nakaka-inlove yung Hong Kong. Hindi ko yung expect na ganda siya, kaganda na. Tapos ngayon, papunta kami sa Sky Terrace. Sa pinakataas. So yun yung pinaka-view niya talaga. So ipapakita ko sa inyo kung gaano rin kaganda. Parang ganyan siya.
So, pababa na kami ngayon. Tapos, inoferan nga kami yung sa picture. Nakakatuwa lang. Pero, ang mahal kasi, 1,200 yung pinakamaliit. So, hindi na lang. Kasi may maganda naman kami picture ni Jacob sa phone. So, yun na lang papadevelop namin. Tsaka, nagdala pala ako ng disposable camera na pinili ko sa Shopee. Worth 900 plus lang. So, ilalagay ko sa caption yung link where I bought that camera. And super nice niya kasi nakabili na ako once noon. So, kapag pa-develop mo, sobrang ganda niyan. So, mas worth it yun, I think. Kaya sa isang paper na 1-2. But, of course, syempre, nasa Hong Kong tayo, binabayaran natin yung service nila. So, gets naman. So, ngayon, pabalik na kami ng hotel sa Simsatsui. Pabubulol pa rin ako. Ngayon, bababa na kami, sasakay kami sa train, tapos magta-taxi na kami pabalik kasi medyo malayo nga yung lakaran and gabi na. So, ayun, pagod na rin. Magpapahinga na para tomorrow may energy. Guys, imagine, 1 PM na dito, pero sobrang lamig pa rin. Parang mga 4 AM sa Pinas. Pero mas, ano pa din dito, siyempre, mas malamig. Ang gulo ko ang So ngayon, papunta kami sa Mongkok para mag-lunch muna kasi late kami nagising dahil pagod na pagod kami yesterday. So maghahanap kami ng authentic na yum-yums here sa Mongkok. And then, so dito kami mag-lunch for our day 2. Namki. So ayan yung prices and food nila. And mukhang yum kasi madaming kumakain na dito. Ordered this beef and then ito sobrang sarap. Corn and cheese yung laman niya na dumpling tapos chicken. Okay guys, so punta tayo ng Ngongkin. 2 PM na pero super lamig pa rin and hangin. E60 na tayo. So they have 2 different. This one, yung standard and the crystal plus. So yung difference ang nila is yung floor glass. Yay! Ayan, mahaba yung pila kasi medyo matagal dumating yung mga cable cars. Welcome to Hong Kong Village, guys! Nakakit namin ngayon yung big Buddha, guys. Nakakahingal. Puro lakad, puro walkout andito sa Hong Kong. Kaya i-ready nyo na yung mga tuhod nyo. Hingal na yan, sir. Amazing, guys. So, sa pinakataas na tayo. And here's the view. Hingal yarn. We made it, guys. Ayan, nakaakit na tayo sa taas. And then, dahil napagod kami, umupo muna kami dito sa sulok. And, ini-enjoy namin yung fresh air na sobrang So, next namin na stop is sa City Gate Mall. Since nasa, anong station yan, babe? Yung sa City Gate Mall outlet. Tunchong. Doon din kami sasakay, pabalik ng hotel. So, sobrang dali lang talaga ng transpo nila. Hindi ka maliligaw. Kaya, ano? MTR. Sa MTR, sobrang dali lang. As in, magko-connecting lang sila. Ganun, hindi mo na kailangan lumakad ng malayo. Tapos, ayun. Ganun na siya kadali. So, lalagay ko, sa dulo ng video na to, isa-summarize ko yung Hong Kong journey namin from day 1 to day 5. So, 5 days kami dito. Guys, look, we're here! Disneyland. May 5 years old me. So happy. Grabe, dati. Dream ko lang. City Gate Outlet, guys. Pwede na kayo dito mag-shopping. Ano? Kasi murayta yung mga denta nila. Pasok mo dyan. Pinaka-press. Ayan. That's $4. That's pasok mo na.
Ayan, mag-load muna kami ng Octopus Card kasi naubos siya agad. So, mas maganda mag-imbak ng fund sa Octopus Card kasi magagamit yun naman siya sa mga restaurant. Knox, dati hihi lang. Ngayon, we're here! So guys, totoo nga ang chismis. Medyo pricey yung food dito sa loob ng Disneyland. So, we advise, if pupunta kayo dito sa Disneyland, kumain muna kayo sa labas, like sa Mundo, para mas makatipid. Kasi, yung food nila dito, this one is $135. Dalawang chicken naman with fries. So, it's around 900 pesos. So, meron din yung isa burger and fries. $140. So, lahat neto, parang 2,000, 1,900 pesos yung in-order namin. So, medyo pricey nga siya for 2 meals. So, ayun, nalit kasi kami nang gising ulit dahil pagoda. We have no choice. So, ayun, kain muna tayo. So, chicken nila, guys. Parang may something. Parang hindi siya yung lutong-luto, para nandun yung lasa. So, masarap naman siya, pero hindi siya makatuwiran para sa 100 pesos. Pero, again, sa Hong Kong tayo. So, what do we expect? Guys, look. It looks so real. Wait, we can still watch this beautiful tree. $116. So we're going to try this famous Hokkaido ice cream here in Disneyland. So $62 siya, so around 400 pesos. At first, syempre, ito naman si ate mo, girl, na sobrang crepes. But, syempre, ito try natin siya. And then the turkey leg. Sarap! May pagayogar. Na fruity flavor. And so everyone's waiting for Mickey Mouse and Friends Parade. So ganyan karami na tao dito guys, ng 5 PM. Guys, welcome to Trail Mountain. So, ito muna yung first na itatry namin, right? Kasi doon tayo magsa-start sa pinaka-basic daw muna bago mag-hairazer. Our next ride is roller coaster. Tapang, laging sa unahan. Okay guys, so pinagbigyan ko na yung gusto. Tapos nitry yung flash. Okay, tapos tignan nyo naman, walang pumapila kasi nga sobrang nakakatakot siya. Pabalitan ko kayo if ano mga inasin. Okay guys, so since last day na namin, we will try this food taco yakiniku. Ito yung mga prices nila. Okay, sige. Nasa 538 so around 3,000. Tapos, kakaiba yung griller nila. So, gusto lang namin matry yung ganyan. And may ganyan din sila, guys. Para hindi nakakalat yung mga bags. So, i-open mo lang, doon nilalagay yung bags niya. Cool! Guys,
pa lang, sobrang sarap na. And then there, ayun yung sauce nila. And the griller. And then this one is the sauce, guys. Haluin nyo siya. Egg yolk daw siya. So, sabah, shaky na hands ka rin. Avenue of Stars, guys. Super ganda. Lahat ng bagay dito ako maganda. So, ito yung Ladies Market, guys. Mukha lang siyang Divisoria. Ayan, Changi. Madami silang binibenta. So, ang dami ring mura dito sa Ladies Market, guys. Ayan. This one is around 3,500. So, ayan. So, itong Choi Street siya. This one does. So, Air Force. 6K satin. 599 lang dito. So, 4,200 pesos lang siya. So, mas mura talaga. Tara na. Super ganda. Sobrang mura. Kasi tabi-tabi talaga lahat sila. Adidas, Under Armour, Puma, lahat. Vans, Converse. So, dito nyo matatagpuan lahat sa itong Cherry Street. Guess what, guys? Nawawala pa yung isa naming luggage and hinahanap pa. Grabe, sobrang hassle. So, ayun na nga. Nandito na kami sa Pinas. Tapos, guess what? Nawawala pa na yung isang luggage namin. Which is, yung may mga namang masalungo, mga sapatos, yung mga pinamili namin. Kasi sobrang na-stress na ako. Kasi sobrang sakit ng chan ko. Para ako may ulcer na. Ewan ko. Ganyan. So, yun na nga. 1 AM na. Walang tulog. Pagod. Walang tulog. Pagod. Nasa-stress na rin ako. Kasi ang sakit-sakit ng chan ko. Tatlong araw na hindi lang makapagpa-check up din sa kung tiniis ko siya. Tapos ngayon, nakawala naman yung baggage. So, sobrang kirot na nandyan ko. Nasasabihin, wait lang ma'am, hinahanap po. Eh, pero tapos na sila magkarga ng mga bag. So, parang, nakakaloka. Eh, kasi diba dito naman sa airport, parang kanya-kanya kuha ng luggage, ng bagahe. So, parang kahit ako pwede akong kumuha ng hindi sa akin. So, nag-overthink lang ako na baka nabit-bit ng kung sino yung baggage namin. Eh, may mga important documents kasi doon yung ID ni Kai. Iba pa. Nakakaloka. So, ayun, hinahanap pa rin yung baggage. Anong oras na? Wala pa rin. So, saan makapunta yun? Ako. Mamagana. Nantok na ako. Napapagod na rin ako. So, anong muwi? Nakarcha pa muwi. Yan. Ganyan yung eksena dito. Kanya-kanya kayong kuha. Ganyan. Meron nga nakalagay, Ayun, doon sa signage sa dulo eh. Parang, basta. Magkakamukha daw yung mga baggage. Make sure na sa inyo yun. So, yun na nga, nawawala na yung bagahe namin. Nandun lahat ng documents, mga IDs. And sabi, hintay lang po kayo. Baka napagpalit lang po. Pasensya na po. Ha! Hi, girl! Okay lang pa kayo? Pagod na ako. Ang sakit-sakit ng chan ko. At okay. Pasensya sa dapat tayo. Okay. So, babaitan ko kayo dito. If ano nang mangyayari.